Nung kami po ay maliliit na bata, paulit-ulit na sinasabi ng mga nanay at tatay na mag-aral kayong mabuti para balang araw makatayo kayo sa inyong sariling paa. Ibig sabihin, hindi kayo sasandal sa amin, hindi kayo mamumulot ng bunga, kundi kayo ay magtatanim ng sariling puno, aani kayo mula sa puno na inyong inalagaan. Huwag kayong basta mamimitas ng mga hinog sa puno na hindi ninyo itinanim. Ibig sabihin, sana dumating ang panahon na pwede kang magsarili. Pwede kang magsarili na hindi ka nakasalalay sa iba. Pero, nung makalipas na panahon, tinuturo sa akin ang buhay na hindi pwedeng basta magsarili. Bakit? Kasi sa ating pagsasarili, mayroon ding kabila, yon ay pamayanan. Yung una ay kasarinlan, pero yung kabila ay common good. Ibig sabihin, meron kang sariling pagkatao, meron kang sariling pagkasarili, pero makikita mo lang ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikiugnay sa kapwa-tao. Ang Pilipinas ay parang isang tao. Kung gusto nating umunlad, di pwede tayong magsara sa ibang kapitbansa. Ibig sabihin, bukas tayo. Pero dito pong nakaraang 5 taon, lalo na dito sa atin sa Pangasinan, kita natin yung mga mangingisda na hindi na pwede mangisda sa dagat na kanilang dating pinupuntahan. Bakit? Kasi yung kasarinlan natin ay parang nawala o nabawasan. Anong problema? China. Hindi naman tayo kailangan makipagyera, pero kailangan tayong manindigan. Ang atin ay atin. At kung kaibigan mo talaga, igagalang yung sayo at yung kanila ay kikilalanin natin bilang kanila. Pero hindi po yan ang nangyayari. Sa presensya ng China sa West Philippine Sea, malapit dito sa Pangasinan, ang nangyayari ay yung atin ay kanila, yung kanila, kanila pa rin. Isipin po ninyo, sa dami-dami ng dagat sa buong Pilipinas, ay umaangkat tayo ng galunggong. Sa dami-dami ng lupa na masagana at mataba dito sa Pilipinas, ay nag-i-import tayo ng bigas. Kailangan nating maging aware, kailangan nating maging bukas mulat doon sa kasarinlan. Kung gusto mong makarating sa iyong pupuntahan, tumakbo kang mabilis mag-isa. Pero kung gusto mong malayo ang iyong marating, kailangan yung iyong sarili may kasamang kaibigan na maglalakbay, pero gagalang din sa iyo. Sa pagpili po ng pinuno, hindi naman natin hinahanap yung palaaway sa ibang bansa. Sa pagpili po ng pinuno, hanapin po natin yung maninindigan para sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Ang atin ay atin. At huwag tayong yumuko, huwag tayong patalo sa ating mga kapitbansa. Iginagalang nila tayo. Igalang din natin sila. Pero kung hindi nila ginagalang yung ating bakuran, kailangan tayong manindigan. Ang pinunong may paninindigan para sa kasarinlan ay pinunong paghahatid sa atin sa tunay na kaunlaran. Sapagkat ang kasarinlan, kapag ninakaw sa atin at hindi ipinagtanggol, ay ating magiging pananagutan sa mga susunod na kabataan. Pagdating ng bukas at wala na ang dagat,
tayo ang sisisihin ng ating mga anak at apo, sapagkat nung tayo ang pumipili ng mga pinuno, ay hindi tayo naging masusi doon sa may paninindigan na ang Pilipinas ay para sa Pilipino, na ang atin ay atin.